Welcome sa aking panibagong vlog. Ngayon ay mag-share ako kung paano mag-DIY ng retret ng tornilyo sa magneto. Dahil naglinis kami ng stator tsaka ng magnet dahil matagal na siyang hindi nalilinisan. So, nung ibabalik na, kung may experience nyo man yun, hindi nyo na maibalik yung tornilyo dahil sa cooler. Kung mapapansin nyo, yung dulo kasi nito at yung dulo nung sa crankshaft palubog. So nangyari nung isosoli na namin yung nut dun sa crankshaft, hindi na siya makapasok. So, ito yung ginawa ko. So, ito nga pala yung original niya na tornilyo. Kung mapapansin niyo siya, yung dulo, na lost thread na siya. Dahil sinubukan ko siyang ibalik. So, ganyan ang mangyayari. Hindi niya na talaga siya maibabalik. Hindi na siya maipasok. Ayan, dumudulas na lang. So, naganap ako ng ibang tornilyo kaparehas. Nakakuha ko pang mirror din. Pero, bago ko siya binalik, ang nangyayari kasi dyan, ganito. So, habang pinupuler niyo siya, no? Tama ito dito. Yung thread, may tendency siyang bumusalsal. So, parang medyo bumuka siya. Nag-DIY na lang ako para lang magamit to. Maibalik ko siya. Para hindi na mag-overhaul. Pamasin siya pa. Pinasa ako tong yung kanto lang na tinatamaan ng pinakabumusalsal. Ayan, pinasa ako to. At gagamitan nyo siya nito. Yan. Ito yung ginamit ko. Pang porting. Para lang makasalang yung harapan. Mabawasan ng konti. Para maipasok nyo yung tornilyo. So, hindi ko na naipakita kung ano yung itsura niya kanina. Dahil inasa ako na. Nasa ano siya ngayon. Pala dito sa tools na to is porting tools. Ginagamit din siya pang port ng mga cylinder head, pang butas, pwede rin siya. So, marami siyang purpose. Ito yung carbide na panghasa. So, try na natin tong ginawa ko. So, naipasok ko na naman siya. Ayan. Hindi siya lost thread. May thread siya. Ito, hindi rin siya lost thread. Naglinis kasi kami ng stator niya. So, hindi naman namin na-expect na halos 2 years yata itong hindi nabubuksan itong magneto niya. So, syempre, naulan na niyan. Pinakalawang din. So, binabad naman namin siya ng WD-40, so matigas talaga. So yun yung nangyari. Pag pull out, medyo bumuka yung thread dito. Nung isosoli na, akala ko okay. So yun. Kung sakali mang ma-experience nyo yung ganong sira, ganun lang gawin nyo guys. Medyo asahin lang tong kanto na to. Yung harapan lang kasi yan lang naman yung bumusalsal dyan. Mahaba pa naman ang thread niya ng ganun loob pa. So, okay lang to. Para iwas din kayo sa gastos o kaya sa pagpapa-overhaul ng machine shop. Kadalasan din pala yan, nangyayari din yan sa ano, pag nagbabaklas kayo ng pulley. Pag minsan, nasosobrahan sa ikpit. So,
marami namang magagaling dyan na gumagawa din, hindi na binababa yung motor, doon na mismo tinitredan. So itong case naman ng akin, pwede pa naman siya, bumusalsal lang. At wag nyo nga palang pipilitin na ipasok yung tornilyo dahil baka lalong mawalan ng tread. So try na natin to, ikabit na natin tong ginawa ko. Medyo masikip pa siya, pero kahit pa paano tumutuloy na nga siya. Pwede rin kayong gumamit na itong Y tools. Pangontra dito. So may dalawang butas siya. Ito lang isuot nyo. Sabagay, hindi naman to papasok tong isa. So pangontra. Pwede rin kayong gumamit ng socket na pangkalang. So dito lang sa may... Ayan, ganyan lang gawin nyo. So pangkalang na siya. Para lang maigpitan yung tornilyo. Kasi hindi natin siya pwedeng gamitan ng impact drive. Dahil na retread na nga natin siya. So, baka lalong malos thread. So, dandahanin nyo na lang. So, nung umpisa, nung pagka unang pasok pa lang, siyempre, ano siya eh, ahasa pa siya dun. Tetread siya. Naigpita na. Okay na siya. Hindi na magpapaano si custom eh. So yung mga ganung pangyayari, hindi naman natin inaasahan yun. Hindi naman natin ginusto yun. Ginamitan naman natin siya ng puller. Ito nga pala yung puller natin. So nangyayari lang talaga yung mga ganung bagay na bumubusalsal yung tornilyo. Yung pinagkakabitan ng ating mga nut. So yun lang guys, sana nakatulong yung experience ko dito sa ating Muse 40. At please subscribe to my channel at marami nga palang salamat. Comment na lang kayo kung may mali din akong nagawa. At God bless. Maraming salamat. Listen to me now. Listen to me now. Nice.